Shops with everyone! Another cake order sa Queen Elsa to guys ay yung promo namin na worth 1,500 na may 1 dozen cupcakes at 7 round 1 tier cake na order sa amin ng suki namin na si Ma'am Aisa. Nasa amin na umu-order simula 1 year old ang celebrant natin na si Ambrose Earl. So yan, naglalagay na lang ako ng edible beads at ganyan na lang yung napili ko na design ng ating buttercream sa cupcakes. So ayan, dun sa flat lay natin, ang lalagay ko na lang ay, ayan na gold. Hindi ko lalagyan ng gold lahat. So yun, for parang meron lang siyang konting dimension yung color ng green, di ba? Hindi purong green lang. So, ayan na yung one tier cake natin. 7 round mocha cake. So, ayan yung isa sa mga bestseller din namin na mocha cake. Masarap yan, guys. Tapos, napakalambot pa nung cake namin. Pero, hindi siya airy, ha? Hindi ma-airy yung cake. Pero, napakalambot niya. So, ayan. Naglalagay na ako ng final cover natin na color green. Yung pagka-green na to, guys, kasi sa buttercream, pag tumagal na siya ng one day, nagda-darker pa yung color ng pagka-green natin. So, lalong gumaganda at na-achieve yung color na gusto nung client natin. So, yan, ginamitan ko na lang din ng comb natin na may design. Tapos, pina-flat ko na lang yung ating, inaayos ko na lang yung ating cake cover. Tapos, lalagyan natin siya ng ganitong color brown sa side. Pero, hindi natin lalagyan lahat. So, ayan, papakita ko. Ganun lang. Tapos, papakinisin natin siya dahil gagawin natin siyang parang bricks. Pero, mano-mano, hindi natin kailangan ng fondant. At ang kailangan lang natin ay icing. Hindi ko alam kung gumagana to sa lahat ng icing, pero sa buttercream ay gumagana siya ng napaka-ganda. At kita nyo guys, ang ginagamit ko ay toothpick lang. Tapos kada ginaganyan ko siya, pinupunas ko siya sa tissue paper para matanggal yung excess kada nilalagyan ko ng guhit punas. Medyo napakatagal lang ng proseso na yan, pero napakaganda pag natapos mo. At ayan na yung finish ng ating bricks na detail sa ating cake. At napakaganda, achieve na achieve yung ating pinagkuhanan na peg design. Ay, si Ma'am Aiza naman yung nagpili nun, pero ayan, na-achieve naman natin. So, ayan, maglalagay na tayo ng paper topper. Ayan yung parang mga building na background sana nung ating, kasi may ipapalagay sana si Ma'am Aiza na maliit na parang figure ni Hulk doon sa taas, kaya lang hindi na natin nailagay kasi sila Ma'am Aiza na daw yung maglalagay nun. Kaya lang, all details is paper topper, tapos naglagay na lang din ako sa taas ng mga edible beads, and syempre hindi mawawala ang paborito nating edible glitters para pag natamaan ng araw or ilaw ang ating cake, kikinang-kinang siya at napakaganda namang tingnan, diba? So, ito na guys yung finished product natin. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda na. Tapos, lalagyan na lang natin siya lastly ng ating candle. At ito na ang ating finished product. Ayan. Thank you, Ma'am Aiza, sa pag-order. Kasi since 1-year-old si Baby Ambrose at ngayong 4 years old na ay sa amin pa rin kayo na-order. So, ayun. Thank you po sa pagtitiwala sa amin. Nakatuwa pa dito kay Ma'am Aiza. Sineset up niya ng napakaganda sa table yung cake namin. Kaya nakakatuwa. Tapos sinesend niya sa amin after niyang iset up dun sa kanilang table. So, ito guys, yung pagkakaset up ni Ma'am Aiza, ipapakita ko. So, thank you guys for watching. Bye!